ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! This is Bombo Network News Evening Edition, broadcasting live at Bombo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Miyerkules, Marso 20, 2024. At ngayon, sa ating mga headlines, si Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ay natasa na ang National Bureau of Investigation na humingi ng tulong mula sa forensic pathologists para matukoy ang ikinasawi ng co-accused sa Lapid Slay case na si Sulweta. 16,000 ang mga sundalo, lalahok naman sa gaganaping Philippine-United States Balikatan Exercises 2024. Ito namang transport group na Piston, naghayad ng petisyon para iatras ang consolidation ng mga prangkisa para yan sa public utility jeepney sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ang La Nina, maaga na rin pinaghahandaan ng El Niño Task Force kahit na nasa panahon pa rin tayo ng tag-init. Ito ah, itong Pilipinas, ikadalawa sa pinakamasayang bansa sa Southeast Asia. Sa ating international news abangan dahil bilang ng mga binitay dahil yan sa kaso ng illegal na droga sa ilang bansa sa buong mundo, pinakamataas raw noong taong 2023. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Kabombo at Kasar Nation, inatasan na ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya ang National Bureau of Investigation na humingi ng tulong mula sa forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun para matukoy ang dahilan ng pagkakasawingan ng co-accused sa Lapid Slay case at dating Bureau of Corrections Deputy Security Officer na si Ricardo Sulweta. Ipinag-utos din ng kalihim na gawin ang lahat ng posibleng paraan upang maibunyag ang katotohanan at huwag hayaan ang sinuman na pigilan sila sa pagpursige sa pananagutan at paghatid ng hustisya. Batay sa report, sinabi ng Department of Justice na nasawi nga kalaunan itong si Sulweta matapos isugod sa ospital ng kanyang kapatid dahil sa labis na pananakit ng dibdib. Subalit ayon sa ahensya, lumalabas sa death certificate ni Sulweta na ang kanyang ikinamatay ay cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage na nagdulot naman ng kalituhan sa tunay na dahilan ng ikinasawi nito. Hinibok naman ng Department of Justice ang Philippine National Police na ibahagi ang kanilang findings kaugnayan sa dahilan ng pagkakamatay ni Sulweta. Ayon sa ahensya, mayroong nakabimbing warrant of arrest ang dating Bucor official, kasama rin si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag kaugnayan sa muna yung pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid at middleman na sa krimen na si June Villamor. Samantala, iniulat naman ng Armed Forces of the Philippines na aabot sa 16,000 ng mga sundalo ang nagkatagdang lumuhok sa gaganaping joint military exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na Balikatan Exercises 2024. Ito ang inihayag ni Balikatan Executive Agent Colonel Michael Lohico sa ginaratapulong balitaan ngayong araw sa Campo Carames sa Quezon City. Ayon kay Colonel Lohico, mula sa naturang bilang ng mga sundalo ay aabot sa 11,000 na kasundalo mula sa Estados Unidos ang lalahok, habang nasa 5,000 naman ang paong mga Pilipinong sundalo ay makikisa rin sa nasabing naturang joint military exercises. Kaugnay nito ay mayroon ding 115 na mga miyembro ng Australian Defense Forces ang kumpirmado rin na lalahok sa naturang pagkasanay. Gayun din ang mga French Navy na sa ngayon ay hindi pa naman sinasa publiko ang bilang ng kanilang mga sundalong lalahok sa naturang exercises. Samantala, bukod dito ay nasa 40 naman o 14 na mga bansa ang magsisilbing observer sa gaganaping military exercises na kinabibilangan yan ng Japan at iba pang mga bansa na kasapi ng Association of Southeast Asian Nation. Pagkatiyak naman ni Colonel Lohico, sa ngayon, naghahanda na ang Armed Forces of the Philippines sa pagkakasana ng Balikatan Exercises 2024 at nakalatag na rin aniya ang kanilang mga aktibidad para rito. Habang sa susunod na linggo naman ay inaasahan na ang pagdating ng Estados Unidos o yung puwersa ng United States sa ating bansa na lalahok din sa naturang pagsasanay.
Oras, 4 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay naghain ang ilang miyembro ng transport group na pinagkaisang samahan ng mga chopper at operator nationwide o grupong piston dyan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board para iatras itong consolidation ng mga prangkisa ng public utility jeepneys sa ilalim niya ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng ating pamahalaan. Pinangunahan ni Piston Deputy Secretary General Bong Bailon ang grupo sa paghain nga ng withdrawal petition na humihiling sa board na ibalik ang kanilang mga prangkisa. Ayon kay Bailon, nadiskubre nilang hindi lehitimo at hindi kayang pangasiwaan ng mga jeepney cooperatives at corporation ang fleet. Sinabi naman ng grupo na 75 na jeepney operators ang lumagda sa withdrawal ng naturang petisyon. Una na ngang pinalawig pa, eto ngang pag-apply para sa tinatawag na consolidation ng mga prangkisa hanggang Abril at 30 ng kasalukuyang taon sa ilalim pa rin niya ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ginawa ng transport group na piston na naturang panawagan kasabayan ng isinagawang pag-uwelga naman sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, National Capital Region, para hilingin itong ganap na pag-atras ng kanilang franchise consolidation. Nanganganib na dumaas pa sa 76 ang kabuuang bilang ng mga lalawigan sa bansa ang makakaranas ng matinding epekto ng El Niño phenomenon. Ayon sa State Weather Bureau, ito ay posibleng maranasan sa susunod na 3 buwan ng kasalukuyan taong 2024. Ito nga ay dahil na rin sa nalalapit na pagpasok ng summer season. Kinumpirma ito mismo ni Task Force El Niño spokesperson Joey Villarama habang sinabi nito na magiging critical raw ang susunod na 3 buwan. Bagamat hindi po opisyal ang idineklara ang summer season sa ating bansa, damang-dama na rin ang init ng panahon dito sa Pilipinas. Tiniyak naman ang naturang opisyal na hindi magpapakakampante ang gobyerno sa pagtugon niyan sa mga epekto ng El Niño phenomenon. Kaugnay nito ay nananawagan din opisyal sa publiko na makilahok sa mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para mapagaan pa ang epekto ng El Niño phenomenon. Sa kaugnay pa rin balita, maaga na rin pinaghahandaan ng gobyerno itong La Niña phenomenon kahit nasa pika pa tayo ng El Niño phenomenon. Kung ang El Niño kasi ay tungkol sa matinding kakulangan ng tubig dahil yan sa kakulangan ng pag-ulan, ang La Niña naman ay labis ang inaasang volume ng tubig at posibleng magkaroon pa ng mga pagbaha dahil yan sa mga pag-ulang mararanasan. Ayon kay Task Force El Niño spokesperson and Communications Assistant Secretary Joey Villarama, sa panayam ng Bongbo Radio Philippines, nakita nila ang kahalagahan ng maagang paghahanda para mas mabigyan ng publiko ng public awareness. Gayunpaman, hindi umano nila iniiwan ang pagtutok sa mga kinahapon ng o kakapusan ng tubig kagaya dyan sa may bahagi ng Southern Luzon, Southern Tagalog at Western Visayas, lalo't mananatili pa rin madalang ang ulan sa panahon nga ng pre-La Niña season. Posible rin ayon kay Villarama o kay Villara na ang kasalukuyang El Niño Task Force ang siya namang mangingasiwa sa pagtugon naman sa La Niña, kaya't walang nakikitang malaking adjustment ang kanilang lupon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Task Force El Niño spokesperson and Communication Assistant Secretary Joel Villanama o Villarama sa panayam ng Bongbo Radyo. Ang Task Force El Niño po ang bahala sa mitigation measures for El Niño and La Niña. So siguro po mag-iiba lang yung tawag, pero yung trabaho po na kailangan pong isagawa at bunuin ay same principal agencies pa rin po, bagamat whole of government approach pa rin po ang ipinapatupad. So naiulat po ng pag-asa na may 55% chance na mag-shift po to La Niña yung climate phenomenon na nararanasan natin. Pero sa first 2 to 3 months po, same conditions as El Niño yung mararanasan natin. Ibig sabihin, below normal rainfall po ang matatanggap natin sa second half of the year, dun po sa mga buwan na June, July, August, July, August, September. So kung ano po yung ginagawa ng Task Force El Niño ngayon, ipagpapatuloy lamang po kahit pumasok po yung La Niña year.
Mga kabombo at kasarnisyon, bahagi ng pahayag ni Task Force El Nino spokesperson and Communication Assistant Secretary Joey Villarama. Samantala, naniniwala naman si House Speaker Martin Romualde sa dadagsa ang mas maraming foreign direct investment sa ating bansa. Kasunod yan ay ginawa at ginanap ng dalawang araw na World Economic Forum Country Roundtable. Ayon kay Romualde, ipinamalas sa roundtable ang narrative ng Pilipinas na may matatag na ekonomiya at hinug na sa mga oportunidad para yan sa mga nais na maging katuwang sa kasaganaan. Pinalalawakan niya nito ang pagtingin sa ating bansa bilang prime destination para yan sa pamumuhunan at binigyang diin ang commitment ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaguyod ang conducive environment tungo yan sa paglago ng ekonomiya. Ipinaliwanag din ni Speaker Romualdez na ang Country Roundtable ay nagisilbing platform para yan sa makabuluhang dialogo sa napapanahong issue na pang-ekonomiya na nagbibigay naman ng oportunidad sa Pilipinas na makahanap at ng mga global leaders at matuto na rin na mapalakas pa ang investment climate. Inihiyag naman ng presidente ng naturang forum na si Borge Brande na ang partisipasyon ni Pangulong Marcos Jr. sa naturang pagtitipon noong Enero ng nakarang taon ay nagbukas naman ng interes sa iba't ibang mga kumpanya na alamin ang investment prospects ng ating bansa. Ipinunto na naturang opisyal na mananatiling positibo ang Pilipinas kapag nagpatuloy ang policy reforms at pag-upgrade sa infrastruktura at pamumuhunan sa renewables. Dagdag pa ni Romualdez, ang aktibong paglahok naman sa ganitong uri ng mga diskusyon ay pag-iit sa deteksyon para yan sa mabuting pamahala at transparency, kayo na rin sa inklusibong paglago ng ating bansa. Kaugnay niyan, ating pakinggan ang bahagi ng pahayag ni Speaker Martin Romualdez. Our gathering tonight is a celebration of partnership and progress, epitomized by the collaborative spirit of the World Economic Forum and the legislative achievements of the Philippine House of Representatives. And under my stewardship, the House has not only met but exceeded the expectations, securing 100% approval of the priority measures identified by President Ferdinand R. Marcos Jr. and the Legislative Executive Development Advisory Council 3 months ahead of our target date. Our commitment definitely to opening up our economy for foreign direct. Atin po napakinggan ang bahagi ng payag ni Speaker Martin Romualdez. Dagdagan pa natin ang ating mga balita. Ito ang panukalang batas naman ang lalayong bigyan nga ng 5% diskwentro ang mga kapuspalad na mga estudyante ay sinusulong na rin sa Kamara. At dyan nga ay isinulong na sa Kamara itong naturang panukalang batas sa House Bill number 1850 na inihain na ni Bicol Saro Party List Representative Brian Raymond Yamsuan na ang 5% na diskwento nga sa mga mahihirap na estudyante ay maaaring gamitin sa pagbili ng mga libro, pagkain at gamot at na kanilang uubusin. Ang House Bill number 1850 o itong Proposed Underprivileged Student Discount Act ay nagbibigay din ng karapatan sa mga kapuspalad na mga mag-aaral ng 5% na diskwento sa mga entrance fees sa museum, sinihan at mga cultural events sa ilalim ng National Commission on Culture and the Arts. Ayon kay Msuan, ang nasabing panukalang batas ay makatutulong naman sa pinansyal na aspeto na kinakaharap ng mga mahihirap na estudyante dito sa ating bansa. Umasa rin ang Bicolanong Kongresista sa pamamagitan ng nasabing panukalang batas, maraming mga kapuspalad na estudyante ang mahikayat na mag-aral ng sa gayon ay magkaroon nga ng magandang kinabukasan. Ang Department of Education at ang Commission on Higher Education maging ang TESDA ang tutukoy naman ng mga kwalipikadong estudyante para sa naturang diskwento at mag-i-issue ng identification card bilang katibayan ng pagiging benepisyaro nito. Habang ang mga lalabag naman ay papatawan ng multang 20,000 pesos hanggang 250,000 pesos at pansamantalang suspensyon ng license to operate. Batay nga sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 7.8 million na Filipinos noong 2022 hanggang 2023 ang hindi nakapag-aral dahil yan sa iba't ibang dahilan, kabilang dito ang mataas na gasto sa pag-aaral, problemang pinansyal at iba pa.
Samantala, para naman sa mga leader ng Kamara, isang magandang senyales ang pagpapahayag ng patuloy na suporta at commitment ng Estados Unidos na tulungan ang Pilipinas sa pagprotektahan sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay Assistant Majority Leader Paulo Ortega, na hindi lamang maituturing na project at investment fishing ang ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tuwing bumibisita ito sa ibang bansa. Dagdag pa ni Ortega na malaking bagay anya ang ironclad statement ni United States Secretary of State Anton Blinken, dahil nangangahulugan anya ito na hindi nag-iisa ang Pilipinas na naninindigan sa karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea. Kumbinsido rin si Davao Oriental 2nd District Representative Chino Almario na patnayan ang pahayag ni Blinken na malaki ang tiwala na nakuha ng Pilipinas mula sa kaalyado nitong bansa. Kaya naman pinuro nito ang pag-isigap ni Marcos Jr. ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na maghanap ng mga koneksyon at ganoon rin ng mga kaalyado sa ating bansa. Samantala, para naman kay Ecobicol Party List Representative Jill Bungalon, ay makapangyarihan anya ang mensahe ni Blinken dahil tinitiyak nito ang pagkataguyod ng kapayapaan at istabilidad sa rehiyon. Dagdag pa ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, magisilbirang morale booster ang pagkapatibay ng pinakamatagal ng kaalyado ng bansa sa suportayan para sa Pilipinas upang patuloy na ipagtanggol ang territorial integrity ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaugnay niyan, ating pangyayari ng bahagi ng payo ni Davao Oriental Representative Chino Almario. The fact that there is a country that highly supports and by the term ironclad highlights also the amount of trust that our allies have put in us as well. And this would not have been possible without the efforts of everyone in the administration, especially to our president, who has been tirelessly looking for connections, for allies, and also enhancing them in the meantime. And we'd like to thank as well the efforts now of the administration. This would not have been possible without that. And so far, us here in the Congress, if there is any need for us to supplement and to further enhance the ties through legislation. Atin po napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Davao Oriental Representative Chino Almario. Oras 17 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Kabombo at Caster Nation, pangalawa ang Pilipinas sa pinakamasayang bansa sa Southeast Asian region. Pagdating naman sa 2024 World Happiness Report ng United Nations, ika-53 ang Pilipinas sa tumaas ito mula sa 76th spot noong taong 2023. Naungusan naman ang bansang Singapore ang Pilipinas na nasa pang-30 sa 2024 World Happiness Report, habang nanguna naman ito sa pinakamasayang bansa sa buong Southeast Asian region. Sa isinagawang survey, tinanong ang mga Pilipino na i-rate ang kanilang pamumuhay sa scale 1 hanggang 10, kung saan lumabas na generally happy ang mga Pilipino. Samantala, pagdating naman sa ratings ng mga bansa sa Southeast Asia, pang-54 na pwesto ang bansang Vietnam, pang-58 ang bansang Thailand, ang Malaysia na pang-59, ang Indonesia na pang-80, ang Laos na may pang-94, ang Myanmar at na ika-118, at ang bansang Cambodia naman na 119. Sa 2024 World Happiness Report naman, ang China ay nasa ika-60 pwesto, ang Japan ay nasa ika-51 pwesto, at ang South Korea ay nasa 52 pwesto. O narito, lumabas sa report ng Finland ang pinakamasayang bansa sa 7 sunod na taon sa tahanan o natahanan niyan na aabot sa 5.5 million na Finnish. Samantalang kumita naman ni Senator Rizzo Hontiveros, maaari pa rin magkasa ng pagdinig kahit pa may inihain ng kaso sa Korte Suprema ang Department of Justice, ayon naman niya kay Senator Cheese Escudero. Ang detention room naman ni Pastor Polo Quiboloy sa Senado, naghahanda na. Habang tanging pamilya naman at abogado lamang raw ang pwede bumisita sa kanya. May pag-uulat dyan si Bombo J.C. Galvez. Inihayag ni Senador Cheese Escudero na maaari pa rin magkasa ng pagdinig ang komite ni Senadora Rizzo Hontiveros kahit pa may inihain ng kaso sa Supreme Court ang Department of Justice laban sa kanya.
Ayon kay Escudero, batay sa pinakauling ruling ng Korte Suprema sa Romero versus Senate, nakasaad na ang nakabinbin na isang kaso ay hindi pumipigil sa Senado na magsagawa ng sarili nitong investigasyon laban yan sa isang individual na naharap sa mga reklamo. Dagdag pa, hindi rin pwedeng idailan o palusot ang right against self-incrimination para lamang makaiwas sa pagdinig. Samantala, posible naman anyang pakawalan ng religious leader sa oras na umarap ito ng personal o virtual sa pagdinig. Ngunit una nang iginit ni Ontiveros, chairman ng Committee on Women, na dapat munang kilalanin ni Kibuloy ang kapangyarihan ng Senado. Hindi rin makabubuti kapag pinayagan tumistigo virtually ang isang iniimbestigahan. Para naman kay Senador Robin Hood Padilla, pagdulog sa korte ang kanya nakikita na legal na alternatibo para sa pastor matapos isyuan ito ng warrant of arrest ng Senado. Ayon kay Padilla, ginawa na ng kanyang opisina ang lahat ng paraan na nasa rules ng Senado upang mapangalagaan ang karapatan ni Kibuloy. Samantala, inihayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na maraming makilala at mauhusay na abogado si Pastor Kibuloy na magtatanggol sa kanya sa mga kinaharap nitong kaso sa korte. Tiniyak naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa na bibigyan niya ng extra protection si Pastor Kibuloy kapag dumalo ito sa pagdinig sa Senado. Kung takot siya, o ang rason niya bakit hindi siya harap dito is takot siya for his safety. That would be an insult to the institution kung hindi siya ma-secure. So I being a senator and a member of this the Senate, I'm willing to provide him security. Ako mismo, punta ka dito, tingnan natin kung may babaril sa'yo. Punta ka dito. Kung andito ako, walang pwedeng makakatay sa'yo. Walang pwedeng makakabaril sa'yo. Andito ako. Yun ang aking assurance sa kanya. Basta pumunta siya rin. Samantala, ay naman kay Attorney Ferdinand Topacio, legal counsel ni Pastor Kibuloy, ginawa na raw ng kanilang legal team ang lahat ng makakaya upang protektahan ang pastor at protektahan siya mula sa mga paglabag sa kanyang mga karapatan. Ikinalungkot ni Topacio na may ilang makapangyarihang mga individual na determinadong usigin siya. Gayunpaman, ayon kay Sergeant at Arms Retired General Roberto Ancan, maaaring arestuin anumang oras si Kibuloy. Nakahanda na rin anya ang detention room ng pastor sa Senado. Tanging ang immediate family at abogado lamang nito ang pwedeng bumisita sa oras na nasa kustodiya na ng Senado si Kibuloy. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Commute time, iced coffee time, it's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time, it's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa iba pang mga mainit na balita sa oras na ito, abay suportado ng Department of Finance ang pagkakaroon ng Bulacan Special Economic Zone and Freeport. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, wala umano siyang nakikitang downside sa pagkapatayo nito, bagkos ay magbibigay pa nga ng mas maraming oportunidad sa mga mamamayang Pilipino at maging sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa. Ito raw ay magiging pinakamalaking ecozone sa bansa at magbubunga ng mataas na tax revenues. Kamakailan lang ay nakapasa na sa huling pagdinig itong Senate Bill 2572. At inaasahang i-adapt ito ng House of Representatives. Matatandaan na noong 2022 ay vineto ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalintulad na panukala dahil sa umunoy fiscal risk nito sa gobyerno. Kaya naman ayon kay Senator Grace Bo na siyang chairman ng Senate Committee on Economic Affairs ay sinunod na nila ang ilang provision na gusto ng Pangulong Marcos. Sa ating international news mga kabomba at Christian Nation, hindi bababa sa 467 na katao ang matibay at nabitay po sa buong mundo noong nakaraang taong 2023 dahil sa pagkakasangkot sa kaso ng illegal na droga.
Ayon sa isang non-government organization na Harm Reduction International, ito na ang pinakamataas na bilang na kanilang naitala simula nang gawin nila ang pag-track ng pag-asagawa ng death penalty sa iba't ibang bahagi ng bansa noong sa iba't ibang bansa po yan sa buong mundo simula noong taong 2007. Hindi pa umuna kasama rito ang pananiniwalaang daan-daang labitay doon sa mga bansang China, sa Vietnam at North Korea dahil hindi umuno nilalabas ng mga naturang bansa ang datos ng sumasailalim sa kanilang death penalty. Kabilang din daw sa mga ito ang mga bansang Iran, Saudi Arabia at Thailand na madalas nagsasentensya ng death penalty sa mga drug offenses. Samantala, isa naman ang Singapore sa mga bansang ibinalik ng death penalty pagkatapos siya ng pandemya. At sa uling tala naman ng Human Rights Watch noong taong November o noong November 2023, mayroon ng nabitin na 16 na katao dahil naman yan sa mga itinuturing na most serious crimes. At tulad po yan ng murder at naging drug trafficking. Samantala, bahagyang naging emosyonal si Colonel Ranulfo Sevilla sa kanya naging pagharap sa media ngayong araw sa Campo Aguinaldo, Quezon City. Ito ay matapos na ma-bypass nga ng commission on appointment ang kanya sanang promosyon bilang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines. Sa ginanap na pulong balitaan ngayong araw ay dinepensa niya ang kanyang sarili hinggil yan sa mga akusasyong ipinupukol ng kanyang dating asawa laban sa kanya sa muna'y mga kasong may kaugnay naman sa violence against women and children na kanyang ginawa sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga anak. Kaakibat ang mga dokumentong kanilang pinangahawakan bilang ebidensya ay mariing pinabulaan ni Colonel Sevilla ang mga paratang ng kanyang asawa hinggil yan sa kanya na umanong ginawang pang-aabuso dito at maging sa kanyang mga anak. Aniya, taong 2014 ay naghain ng kanyang asawa na si Tessa Luz Austra Reyes sa Sevilla ng kasong violence against women and children laban sa kanya. Nakalaunay pinawalang bisa naman aniya ng korte ng dahil sa kakulangan ng mga demerits. Kaugnay yan, pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Colonel Ranulfo Sevilla. Ano bang pananakit ang pinutukoy niya? 2017 February, hiwalay na kami. June 2017, umalis siya ng bahay. Tangay lahat ng gamit namin, pati dalawang anak namin. May sinasabi siyang child abuse. Last Tuesday po, nagsasalita yung anak ko na siya raw ay minamaltrato. Ako'y nasaktan talaga dahil ginamit ang anak ko. Pero hindi niya alam na pagkatapos magsalita ng anak ko doon sa inyo, sa media, lumapit po ang anak ko, pumunta sa amin, sa akin, sa holding area, at umiyak, yumakap. Ito po ang video. Ito po ang video. Yumakap siya sa akin. Meron po bang child or abuse child na lalapit? Bukod dito ay ipinaliwanag din niya ang dahilan kung bakit nabawasan nga ang halaga ng sustentong kanyang buwan-buwan na ibinibigay sa kanyang asawa at maging sa kanyang mga anak. Ito aniya ay sa kadahilan ng sa kabila daw kasi ng perang kanyang ipinapadala sa kanila ay hindi umano pinag-aaral ng kanyang asawa ang kanyang anak. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng paliwanag ni Colonel Sevilla. Simulat sa pool, hawak niya ang ATM ko. Pero noong 2013 na lumayas siya dahil parating yung anak ko galing Baguio, dinala niya ang anak namin, hindi kami iniwanan ng pagkain sa bahay, nanay ko at anak ko. Anong gagawin ko? Nasa kanyang ATM ko. Kaya nag-request ako, i-cut yung ATM. For the purpose of me personally managing our finances. Hindi ko po siya tinanggalan ng karapatan. Why? Dahil nagbibigay pa rin ako ng 30,000 buwan-buwan para sa pagkain, akong nagbabayad sa kuryente, tubig, internet, telepono. Meron din akong sulat sa HPA. Sinabi ko, i-reduce ko yung suporta ko because
hindi niya pinaaral yung anak namin nung naglayas siya. Naglayas sila nung 2014. Nag-request ako na i-reduce dahil yung anak ko, yung binibigay ko intended sa school, hindi niya pinaaral. Kasabay nito ay sinagot din niya ang mga akusasyon ng kanyang asawa laban naman sa Armed Forces of the Philippines na tila pinagtatakpan daw siya dito na malinaw na kanyang paninira at paglalapastangan sa institusyon. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Sinisira lang niya ang AFP dahil po ito po ang magpapatunay. Itong mga dokumento na ito, iilan lang ito sa mga dokumento na pinirmahan niya at may mga perma ng mga opisyal na umaksyon sa mga complaints niya. Siguro sinasabi niya na walang aksyon dahil lahat, halos lahat ng complaints niya ay hindi pwedeng aksyonan dahil imposibleng aksyonan. Kagaya nitong sinasabi niya, pinapaalis ang nanay ko at anak ko sa pamamahay ko sa Fort Bonifacio habang nandoon ako sa Maguindanao ng tipaglaban sa mga rebelde. Masakit sa akin yun. At masyadong nilapastangan niya ang AFP. Sabi pa ni Colonel Sevilla, mula pa noong taong 2013 ay hindi na naging maayos pa itong kanilang pag-asama ng kanyang asawa na tuluyan namang nauwi sa hiwalayan. Kasabay nito ay inamin niya na nagkaroon siya ng kasintahan, ngunit ito ay pagkatapos na ng kanilang hiwalayan ng kanyang asawa. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Colonel Sevilla. Mga babae ang dahilan ng hiwalayan namin. Babae dahil nanay ko po na 84 years old na may sakit na cancer at anak ko po na babae, pinapalayas niya sa bahay. Doon po nagugat ang away namin. Tuwing uuwi yung anak ko na nag-aral sa Baguio, hirap na hirap ako kung saan ko siya papatuloyin dahil ayaw niyang patuloyin sa loob ng quarters ko sa Fort Bonifacio. I'm sorry that the public is misled by Tessa Reyes. Pag-amin naman ni Colonel Sevilla, nasaktan siya sa pagkakabinbin sa kanyang promosyon bilang Brigadier General ng Armed Forces of the Philippines, ngunit mas nasasaktan niya siya nang dahil sa mga naging epekto nito sa kanyang mga anak. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Colonel Ranulfo Sevilla. Nalulungkot ako, pero wala sa akin yung trabaho lang tayo. Pero mas nalulungkot ako sa mga kaganapan na kung saan pati anak ko, pinadamay. Hindi ko pa alam anong magiging epekto nito sa mga dalawa ko pang maliliit na anak. Pero nakikita ko na sa dalawa kong malalaking mga anak ang naging epekto. Palaging nagsasabi yung anak ko, Daddy, nag-uusap kami, Daddy, mayroon pa lang. Kaya ito ako ngayon, lalaban ako bilang tatay. Mga kabombo at Kasir Nation, yan ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Colonel Ranulfo Sevilla ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, bukas ang ilang mga kongresista sa pagsulong ng reforma sa political system ng bansa imbes na isulong ang anti-political dynasty law. Reaksyon ito ng mga mambabatas matapos na dumulog sa Korte Suprema ang ilang grupo ng mga abogado na nanawagan sa Kama at Senado na pagtibayin pa ang isang batas laban sa political dynasties. Ayon kay Acobicol Party List Representative Raul Angelo Bongalon, hindi maaaring pilitin ng Kongreso na magpasa ng batas hinggil sa political dynasty. Sabi pa ni Bongalon, mayroong umiiral na anti-political dynasty provision sa ilalim niya ng SK Reform Bill na maaaring tingnan. Sinabi pa na naturang mababatas at tungkulin ng mga miyembro ng legislative body na magbasa at kumilos kaugnay sa panukalang batas na magbabawal sa dinastiya sa serbisyo sa publiko.
Sa panig naman ni Deputy Speaker at Quezon Representative J.J. Suarez, sa ngayon nag-iba na ang pamamaraan, pag-iisip at decision-making process ng mga botante sa pagpilian ng mga botante o ng mga taong naganais na maglingkod sa bayan. Dagdag pa ni Suarez, ang political dynasties raw sa bansa ay labas-masok. Ang mahalagaan niya ay manatiling nakafocus sa pagpapalawak pa ng efficiency ng mga programa at proyekto ang ipinapatupad ng mga ito. Sa panig naman ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong, mas mabuting i-revisit ang political party system ng ating bansa. Kaugnay niyan, ating panagan na bahagi ng panig ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adiong. Party system in the country. Have it matured, magkaroon ng convention, kung sino yung mananalo sa convention based on merits, and the members of that party would vote like what they're doing in the United States and in Malaysia and many other countries. I would rather have that than to limit the space for the electorate to choose. Ang election po is not tapping up on ni DSJJ, hindi lang ho yan referendum. It is a dictation of what would happen in the future. Atin pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Renaud del Sur Representative Zia Alonto Adiong. Kabombo at Kasarnation, sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sapagkat itong si Agriculture Secretary Laurel abay iniatas na mabuksan nga agad itong ilan pa sa 79 na saradong National Food Authority warehouse at mapalitan nga itong mga suspendidong bodegero. Ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Bombo Victor, Bombo Marlene, iginit ng Department of Agriculture na sa 288 National Food Authority warehouses nationwide, 79 dito ang nananatiling nakapadlak at 169 naman ang hindi apektado. Una ng pansamantalang isinara ang 99 warehouses dahil sa umano'y issue ng pagbebenta ng National Food Authority sa libo-libong sako ng bigas sa mga piling traders. Kasabay nito ang pagsuspende sa 41 National Food Authority employees. Pero dahil sa pagtanggal ng suspensyon ng ombudsman sa nasa 20 empleyado nito lamang ay magbubukas na ang 20 warehouse pa. Ayon kay Assistant Secretary Arnel De Mesa, inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. si Administrator Larry Lacson na mabuksan agad ang mga sarado pang warehouse at mapalitan ang mga bodegerong na suspende. Kasabay nito, tiniyak naman ang tagapagsalita na hindi maaapektuhan ang procurement ngayong panahon ng harvest season. There are 288 warehouses sa buong Pilipinas, yung NFA, at 169 yung regular na nag-o-open, tapos madagdagan pa ng additional 20. And hopefully, yung utos din ni Secretary doon sa meron pang sarado na mabuksan agad at mapalitan yung mga, kumbaga ma-replace yung mga bodegero na na-suspend. So, yun yung parte ng mga utos ni Secretary kay Administrator Lacson. Samantala, dismayado naman ang abogado ng suspended 108 employees ng National Food Authority sa umano'y hindi sinuring listahan ng mga tauhan na sangkot sa kontrobersiya na basta na lang isinumite sa Department of Agriculture at sa Ombudsman. Ayon kay Attorney Dino De Leon, sa listahang isinumite ay mayroong isang patay na, 2 retirado at 1 nag-aaral sa ibang bansa. Anya, hindi dapat idinadamay ang mga inosenteng bodegero, lalo pat na aapektuhan ang pamumuhay at nadadamay ang mga pamilya nito. A lot of these people are actually just doing their ministerial duties. For example, if you're a warehouse supervisor, hindi naman pwedeng hindi mo susundin yung paglabas ng palay. At hindi mo rin pwede sabihin mong legal ba yan, kikwestiyon mo yung actions ng higher management. In other words, kung hindi mo release, magiging insubordination ka. Pag nirelease mo, sasabihin bawid ka sa iskandalo. That is not right. Dagdag pa rito, question rin ni Attorney De Leon kung bakit hindi kasama sa suspension ang mga opisyal ng National Food Authority. Gaya na lamang umano ni Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan na siya mismong nag-report sa nasabing anomalya. Nga po kami nagtataka eh. Ang preventive suspend mo, bodegero, rank and file. Pero yung mga nandun sa taas eh hindi kasama sa preventive suspension. We understand that this particular issue was because of an alleged report given by Assistant Administrator for Operations, Lenuel Pagayunan. Pero Assistant Administrator for Operations na po siya noong
5 million plus na disposition at 4 million plus disposition noong 2023 tsaka 2022. Pero hindi suspended. Ang sinuspend mo, Bodeguero. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Samantala, ang right to refuse online form naman isa sa gawaran ng Department of Migrant Workers para yan sa mga Pilipinong seafarer na tatangging maglayag sa mga high-risk areas. May pag-uulat dyan si Bombo Joanna Martinez. Maaari nang direktang tumanggi ang mga Pilipinong seafarer na maglayag sa Red Sea at Gulf of Aden sa pamamagitan ng isa sa gawang online form sa portal ng Department of Migrant Workers. Ito ang naging pahayag ng Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Kakdak. The DMW shall have an electronic portal and registry of such a seafarer's exercise of the right to refuse sailing. There will be downloadable forms to be filled out by seafarers who wish to exercise the right to refuse sailing. Paliwanag din ng nasabing ahensya na isinagawa ito dahil nais umano nila agad na tipunin ang mga accomplished right to refuse ng mga seafarer. Dagdag pa rito, magkakaroon din ng isang hotline para sa mga seafarer na gustong ipabatid sa DMW kanilang desisyon na tumangging maglayag sa nasabing mga lugar. Kasi baka nga naman merong seafarers who don't want to sail, who refuse to sail, but who fear reprisal if they do fill out the form. So may hotline where the seafarer can call and manifest their right to refuse sailing. Samantala, sinabi naman ng DMW na sa ngayon ay wala pa silang naitatalang seafarer na nag-avail ng right to refuse papunta sa Red Sea at Gulf of Aden. Para sa Bombo Network News, Bobo Joanna Martinez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating probinsya. Nasa 20,000 mga police at force multipliers i-deploy dyan sa Mayo Western Visayas para naman yan sa paparating na Semana Santa. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Rojas. Nasa 20,000 mga kapulisan ng Police Regional Office 6 kabilang na ang Force Multipliers ang i-deploy sa buong rehiyon ng Western Visayas. Ito ay para masiguro na ligtas at matiwasay ang pagunita sa Semana Santa sa pamamagitan ng Oplan Semana Santa. Ang nasabing numero ng mga kapulisan at Force Multipliers ang i-deploy sa mga convergence areas kapareho ng mga simbahan, pilgrim areas at iba pang tourist destinations. Ayon naman sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Gilbert Guerrero, Jefe ng Regional Operations and Management Division, layunin ng lahat ng concerned government agencies kagaya ng Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Disaster Risk Reduction and Management Office na walang may maitalang kaso ng insidente sa rehiyon kasabay ng pagdiriwang ng Semana Santa. Paalala naman ni Guerrero sa publiko na magsasagawa ng mga visita iglesia o sasama sa mga prosesyon na magbaon ng tubig at magdala ng mga pananggalang at proteksyon sa init ng panahon. For Oplan Semana Santa, all except to secure all our devotees. That's why ang toto sa ating kapulisan, other than pilgrims areas, tourist destinations, convergence areas of convergence is also the preparation para sa mga local fiestas. Hindi lang ito responsibilidad ng ating kapulisan, but of the other sectors like the Bureau of Fire Protection, the Philippine Coast Guard, the Armed Forces of the... At yan ang balita mula dito sa impilan ng Star FM Rojas, Star DJ Joyce nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Samantala, ang walang awang pagpatay sa Golden Retriever na asong si Kilua, gamit po yan doon po sa Bato, Kamsur, kinundina ng taong bayan. Si Senator Grace po naman nanawagan sa publiko na itigil na ang animal cruelty. May pag-uulat dyan ng Bombo Radio Naga. Matinding galit at awa ang naramdaman ng maraming mga Pilipino sa walang awang pagpatay sa isang golden retriever na kinilalang si Kilua matapos itong makita na wala ng buhay at isinilid pa sa sako sa Bato, Camarines Sur.
Kitang-kita naman sa CCTV footage kung paano hinabol at pinaghahampasa ng lalaki na kinilalang si Anthony Solares sa ang walang kalaban laban na aso. Kaagad naman nagtungo ang pamilya ng may-ari ng aso sa kinaroroonan ng lalaki at pagdating sa lugar, dito na sila nang lumo nang makita ang wala ng buhay na katawan ni Kilua na nasa loob ng sako at dugoan ng ulo. Sa panayaman ng Bombo Radio Naga kay Vina Rachel Arasas sa may-ari ng aso, sinabi nito na hindi sila papayag na makipagkasundo sa lalaking pumatay sa kanilang pinakamamahal na aso. Gayon din na nanawagan ito na itigil na ang mga pang-aabuso sa mga hayop. Nakipag-ugnayan na rin si Arasa sa mga agencies tulad ng Philippine National Welfare Society upang matulungan sila na makamit ang hustisya na isinisigaw ng taong bayan at ng kanilang pamilya para kaya Kilua. Ayon naman kay Paula Vincent Espinola, barangay kapitan ng Tres Reyes sa nasabing bayan, na inamin naman ni Solares ang pagpatay nito sa aso. Ginawa lang kasi anya nito ang nararapat dahil kinagat umano ng aso si Solares. Dagdag pa nito na baka daw kasi mangagat pa ng ibang tao ang aso kung kaya't kanya nang pinatay. Ayon naman sa CCTV ng barangay, nakasarado naman ang gate ng bahay nila Arasas at tumalon lang ito sa gate at nang may nakita ng matanda, hinabol ito ng aso kaya nilapitan ito ni Solares upang tulungan, ngunit kinagat rin umano ito rason upang habulin at hampasin hanggang sa mamatay ang aso. Kaugnay nito, kinundi na naman ni Senator Grace po ang nakakaduruga ng puso at nakakagalitan na balita. Dahil dito, nanawagan ang senadora na palawakin at palakasin ang batas laban sa pagmamalupit sa mga hayop dahil sa karahasang patuloy na dinaranas ng mga ito. Sa ilalim ng Senate Bill 2458 ang revised Animal Welfare Act kung saan mandatory ng isasama sa curriculum ng primary at secondary ang animal welfare education. Kaugnay niya, napakinggan natin ang tinig ni Vina Rachel Arasas. Ang panawagan ko lang po ay sana po makuha ko po namin and lalo na po ni Kilua yung hustisya po na deserve niya kasi masyado pong naging hindi maganda yung naranasan niya bago po siya nawala. And nananawagan rin po ako na sana maitigil na yung mga pang-aabuso sa mga hayop, sa mga alaga natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Naga, Bombo Miles Del Castillo, nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita, itong blame game ng dalawang malaking politiko dahil yan sa water supply issue, abay pinaresolba na ng business sector sa Cagayan de Oro. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Cagayan de Oro. Umapila na ang business sector sa dalawang kampo ng mga politiko na tapusin na ang bangayan patungkol sa isyo ng pagsasupply tubig sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito yung matapos hindi nagustuhan ng ilang mga opisyal ng Oro Chamber of Commerce Incorporated ang pagbabatuhan ng mga ligasyon ni incumbent City Mayor Rolando Clarex Uy at dating alkalde na si Attorney Oscar Moreno kung bakit nagkaroon ng malaking babayarin ang water district sa kumpanya ng negosyanteng si Manny V. Pangilinan na Metro Pacific Waters na pumasok dito sa syudad. Sinabi ni Oro Chamber of Commerce Board Chairman Raimundo Talimio Jr. na hindi ikabubuti para sa business climate kung magbabangayan ang mga pinuno ng syudad dahil lang sa isyu ng tubig. Suwisyon nito na dapat agad resolbahin ang isyu kaysa umani na negatibong impresyon mula sa mga malalaking investors ang isyu na multi-million piso payables ng Cagayan de Oro Water District o CAWDI at Metropac Waters sa pamamagitan ng Cagayan de Oro Burkwater Incorporated o CUBI na pag-alaman na nagbigay ng panibagong deadline ang Metropac na kapag hindi mabayaran ng CAWDI ang kanilang utang ay ihihinto nila ang water supply pagdating sa Abril 12 taong kasalukuyan. I think they succeeded in getting the attention of the mayor. The moment na they were notified the first time in January, dapat it should already, red flag has already been raised. The only solution is for them to sit down. A highly urbanized city will not speak well of how the city is being managed. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat, para sa number one at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!
Samantalang 1,600 naman ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection at volunteers mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa nag-iisa sa 8th National Fire Olympics sa Baguio City. May pag-uulat naman dyan ang Bombo Radio Baguio. Nasa 1,600 na miyembro ng Bureau of Fire Protection, Community Fire Auxiliary Groups, Fire Volunteers at Industrial Brigade mula sa iba't ibang lugar sa bansa ang dumating sa lungsod para sa 3 araw na aktibidad. Nagsimula ito kahapon, Marso 19, sa pamamagitan ng pagsindi sa torch ng National Fire Olympics at magtatapos ito bukas, Marso 21. Ang National Fire Olympics ay isa sa mga highlights ng Fire Prevention Month celebration ng Bureau of Fire Protection. Ito ay taunang kompetisyon ng mga firefighting at rescue disciplines sa bansa. May tatampok dito ang iba't ibang aktibidad gaya ng rescue simulations, firefighting relays, high-level ropemanship, at Battle of the Bands. Ayon kay Fire Director Luis Suralta Purakan, hepe ng Bureau of Fire Protection, kakaibang National Fire Olympics ngayong taon dahil kasama na ang mga volunteer groups. Yung nakaraang Fire Olympics kasi namin, purely BP personnel lang po. This year is quite different. May industrial, may sipag yung galing barangay po natin na Community Fire Auxiliary Group natin. Sinama po natin sila. Nakita kasi namin na yung volunteer fire brigades po natin, kung matatandaan po ninyo, napakalaki po ng contribution ng volunteer fire brigades. Kung wala po yung volunteerism in fire protection, mahihirapan po talaga yung kabumbiruhan natin. Idinagdag pa ni Purakan na layunin din ng naturang programa na pahusayin ang kapasidad ng Bureau of Fire Protection at mga volunteers sa pagtugon sa iba't ibang emerhensiya. Anya, malaki ang kontribusyon ng mga voluntaryong grupo sa pagtugon sa mga insidente ng sunog kaya't kinakailangang madagdagan ang kalaman ng mga ito hinggil sa mga fire emergencies. Matatandaan na nagsimula ang National Fire Olympics noong 2015 sa National Capital Region at taon-taon na itong ginaganap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Rob Dominguez, nag-uulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mahigit 7 million pesos na laga ng livelihood settlement grant abay naibigay sa mga vendors sa probinsya ng La Union sa panguna mismo ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio La Union. Pinangunahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pamimigay ng livelihood settlement grant sa mga 682 individuals dito sa lalawigan ng San Fernando, La Union. Ang mga naging benepisyaryo ng nasabing programa ay mga vendors na naapektuhan ng sunog sa auxiliary wet market ng San Fernando, La Union sa pamamagitan ng pondo na ibinigay ng Sustainable Livelihood Programa ng nasabing ahensya. Ayon kay Mr. John Chris Zureta, Project Development Officer 2 ng Department of Social Welfare and Development Field Office 2, tinatayang 7.4 million pesos ang halaga ng tulong na inibigay sa mga benepisyaryo. Sa naging mensahe ni Secretary Gatchalian, nais ni Presidente na maramdaman ng mga mamamayan ng La Union ang pagpapahalaga ng gobyerno sa kanila sa oras ng pangangailangan. Paniniguro ng sekretaryo na naintindihan ng gobyerno ang hirap pa na dinadanas ng mga negosyante na naapektuhan dahil sa sunog. Kaya naman ginawa lahat ng gobyerno para mabigyan sila ng iba't ibang klase ng tulong na kanilang kinakailangan. Ang importante, uunti-untiin na lang natin makabangon muli. Wala naman hong isang tanggapan na kayang sabihin, papalitan namin lahat ng nawala sa inyo. Pero ang importante, nagtutulong-tulong ho ang pamahalaang nasyonal, ang mga ibang sangay ng pamahalaan, sabi nga ni Mayor, yung mga ibang senador natin, at ang inyong lokal na pamahalaan para mapagsama-sama yung resources o yung kakayanan ng gobyerno para matulungan kayo makabangon muli. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio La Union para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dachor para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantalang Philippine National Police naman maghihigpit raw sa monitoring laban sa illegal na droga sa sunod-sunod na pagkakaaresto yan ng mga high-value target tuon sa Aklan. May pag-ulat dyan ang Bombo Radio Kalibo.
Dahil sa magkasunod na pagkaaresto sa mga high-value targets sa lalawigan ng Aklan, kasama ang pagsamsam ng mga bulto-bulto ng Shabu, magtutuloy-tuloy ang monitoring ng pulisya kontra sa illegal na droga. Ito ay kasunod sa pagkaaresto sa isang high-value individual sa ikinasang drug buy-bust operation ng Altavas Municipal Police Station alas 7 ng umaga ng Lunes, kung saan nakumpiska sa suspect ang tinatayang 800,000 pesos na halaga ng Shabu. Kinilala ni Police Lieutenant Ryan Batadlan, Acting Chief of Police ng Altavas PNP, ang suspect na si Jaffet Tornalejo, 27 years old, isang electrician at residente ng Haro, Iloilo. Inaresto ang suspect matapos magbenta ng hinihilalang illegal na droga sa nagpanggap na police pusher buyer kapalit ang marked money na 22,500 pesos. Nakumpiska sa kanya ang 12 piraso ng plastic sachet na hinihinalang Shabu na nagkakahalaga lahat ng humigit kumulang 800,000 pesos, isang bag at motorsiklong ginamit sa operasyon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya si Tornalejo na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165, a Comprehensive Dangerous Act of 2002. Nauna dito, matagumpay rin na naaresto ang magkapatid na Clark at Carl Tolentino at isang babae na itinuturing na high-value target sa isinagawang drug buy-bust operation sa isang bahay na ginagawang drug den sa Barangay Santa Cruz, Biga, Alezo, Aklan noong nakaraang linggo, kung saan na-recover sa kanila 18 sachet ng Shabu na nagkakahalaga ng 550,000 pesos. Saminado ang pulisya na unti-unting lumalaganap ang illegal na droga sa Aklan sa kabila na halos lahat ng barangay dito ay dineklara na drug cleared. Itong suspect na nahuli natin is a high-value individual from City of Iloilo. We have recovered a total of almost 800,000 worth of Shabu. Itong target person natin is usually nag-deliver from other provinces. Si Police Lieutenant Ryan Batadlan, Acting Chief of Police ng Altavas PNP, sa kanyang naging pahayag. Para sa Bongo Network News, mula dito sa Bombo Radio Calibo, Bombo Pia, Jemima Silorio nag-ulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Ito namang supply ng tubig sa Iloilo City, abay sapat kahit may El Nino sa ating bansa. Ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio, Iloilo. Tiwala ang Iloilo City Government na sapat ang supply ng tubig sa lungsod sa kabila ng banta ng El Nino phenomenon. Kasunod ito ng babala ng Department of Environment and Natural Resources sa maaring kaharaping problema sa supply ng tubig kung hindi magtitipid ang publiko. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mr. Darwin Papa, Operations Officer ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na napaghandaan na ng Water Distribution Company ang tagtuyod na inaasahang magtatagal sa buwan ng Mayo. Inamin na rin nito na may mga lugar rin sa lungsod na dumidepende sa water tankers kagaya ng distrito ng City Proper, La Paz at Lapus. Ngunit nangyayari na umano ito bago pa man ang El Nino. Ayon kay Papa, bagamat inaasahan din ang pagbaba sa normal ang antas ng tubig dahil sa El Nino, mapapalitan naman anya ito ng tubig sa panahon ng tag-ulan sa Hunyo. Sakali namang tumagal ang El Nino, magpapatupad umano ang Water Distribution Company ng augmentation measures tulad ng pagdaragdag ng mga water treatment plants, deep well, at pagbabawas sa non-revenue water. There are several areas specifically in City Proper and in Lapus and La Paz. Although by their setup, supposedly served na sa atong Metro Pacific Water. Enough pa siya to provide basic requirements sa tagsaka pamilya na para masustain ang basic or survival requirement. Si Mr. Darwin Papa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update! Sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katumbas ngayon ng 56.13 pesos. Ang Hong Kong dollar naman ay katumbas ng 7.12 pesos. Ang Singaporean dollar ay katumbas naman ng 41.56 pesos. Ang Saudi Arabian Riyal ay katumbas ng 14.87 pesos. Habang ang euro ay katumbas naman ng 60.60 pesos. Ang datos na ito ay batay pa rin sa inilabas sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at ng Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank.
Kabombo at Kastar Nation, bago ho ang ating Orasyo Imperata, nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyo matungayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mga mahalagang impormasyon, abay uhulgiliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, siyempre, nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, maging ang Bombo Radyo Rojas. Para naman sa ating mga manunood at tagapakinig ng mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Para sa ating mga kababayan na mga Aklano, nariyan ang Bombo Radyo Calibo. At para naman sa ating mga kababayang Waray, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo at Kester Nation, ito pang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa panggabing edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo!